Proverbs 4:7a, ang simula ng karunungan ay ang paggawa upang matamo ito. Welcome to the Kapombo United Methodist Church's Adult Sunday School podcasting the March 5, 2023 lesson, The Golden Mean in Christian Living and Believing, Part 7. Ako po si Jeo Alcala, ang inyong tagapagturo. Sa nakaraang pag-aaral, tinalakay natin ang demokrasya kontra sa teokrasya. Sa isang teokrasya, ang pamahalaan ay nakasalalay sa teolohiya ng pambansang relihiyon, maging paganismo kung saan ang hari ay dinodiyos o sa pananampalataya ng mga Israelita sa tunay na Diyos na ang representante ay ang mga hukom noong mga 1000 BC. Nang hiniling ng mga Israelita kay Propeta Samuel na hukom din na sila ay bigyan ng hari na mamamahala sa kanilang militar at politika, bagaman wala pang konsepto ng botohan noong panahong ito, ang pagkademokrasya ay naitanim ng nagpahinuhod si Samuel sa hiling ng taong bayan. Pero ang nahirang na hari, si Saul, ay naging matigas ang ulo. He was instructed by the prophet Samuel to annihilate the Amalekites and their livestock because of the various STDs infecting the animals and the people. But Saul misthought that it was okay to let go of some of the Amalekites and spare the healthy animals. After this conflict, this very first conflict between a political leader and a religious leader, more followed, as we read in the books of Samuel, Kings, and Chronicles. A few kings were more humble when chastised by a priest or a prophet, such as when Nathan confronted King David for having committed adultery with Bathsheba and plotted the death of her husband. Mas marami naman ang mga hari na nagmatigas ang puso, tulad ni Ahab na nakapag-asawa ng paganong prinsesa, ito nga ang naging si Reyna Jezebel. Ang mag-asawang ito ay palagi ang sinumpa ni Propeta Elias. Madalang naman na ang isang hari ay matino, tulad ni Josias na siya pang nagtuwid sa mga buktot na pari. Buktot pa rin ang kaparian pagdating ng kapanahunan ni Jesus. Nang tinanong nila siya kung tama ba na ang mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma, itong sagot ni Jesus, ibigay sa emperador ang dapat sa emperador at ibigay sa Diyos ang dapat sa Diyos. Sa totoo, ito ay patutsada sa kaparian. Para bang sinasabi ni Jesus, kayo ba ginagawa niyo ito? O kinikimkim ninyo ang mga kumakalansing at kumikinang na ginto at pilak? In a way, Jesus' reply also reflects the separation of church and state. Kasi kung hindi magkahiwalay ang simbahan at estado, mawawala ang checks and balances. Sometimes we need the religious leaders disciplining the corrupt political leaders. And other times, we need the political leaders disciplining abusive religious leaders. Hindi natin matutularan ang Vatican o ang mga bansang nasa ilalim ng Sharia, yung mga Muslim na bansa na ang pamahalaan nila ay batay sa Quran. Alam natin na ang nagpapatakbo nitong mga teokrasya ay mga tao pa rin. At ang tao ay di perpekto. Ang perpektong teokrasya ay inaasahan natin sa pagbabalik ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya ring propeta ng mga propeta at pari ng mga pari. Still, in relation to this is point 7, pro-Catholicism versus anti-Catholicism. Ang dating praile na si Martin Luther ay sumikat pagka 1517 dahil sa kanyang 95 theses kontra sa indulhensya, mga permit na binenta ng Vatican noong panahong medieval sa Europa para raw mapatawad ang mga makasalanang tagabili nito. Ang mga nakibaka kay Luther ay nabansagang Protestante ng mga Katoliko-Romanong politiko sa Alemanya. 12 years
after the 1517 publication of Martin Luther's 95 Theses, his fellow German reformers were disparaged as Protestants by Germany's Roman Catholic politicians. Likewise, there was a slanderous exchange between the Ahabian royal family and General Jehu, who was righteously leading a coup d'etat in Israel. So we read in 2 Kings 9, verses 22, 24, and then 30 to 33. Tinanong ni Haring Joram si Jehu, "Kapayapaan ba ang sadya mo rito, Jehu?" Sumagot si Jehu, "Hindi magkakaroon ng kapayapaan hanggat may pagsamba sa Diyos-Diyosan sa pamamagitan ng prostitusyon at pangkukulam ng iyong ina na si Jezebel." Pinana ni Jehu si Joram, tumagos ang pana sa puso nito at humandusay. Nang nalaman ito ni Jezebel, kinulayan ni Jezebel ng pampaganda ang kanyang mga mata, inayos ang buhok niya at dumungaw sa bintana ng palasyo. Pagpasok ni Jehu sa pintuan, sinabi ni Jezebel, "Kapayapaan ba ang sadya mo, mamamatay tao?" Tumingala si Jehu at nakita niya si Jezebel sa bintana at nagtanong, "Sino sa inyo riyan ang kakampi sa akin?" May tatlong opisyal na dumungaw sa kanya sa bintana. Sinabi ni Jehu, "Ihulog siya." Kaya inihulog nila si Jezebel. Sa totoo lang, ang pagprotesta ni Martin Luther ay wala pa nga sa kalingkingan ng rebelyon ni General Jehu na sinabong ni Propeta Eliseo laban sa dinastiya ni Ahab na naghari sa Israel. Sa tangwa, pinatay ni Jehu si Haring Joram na anak ni Ahab. Pagpasok ng general sa palasyo, inutusan niya ang kanyang mga kakampiro na patayin si Jezebel. Itong inang reyna ang nagpalaganap sa Israel ng Baalismo. Ang pangalan ni Jezebel ay nabanggit ni Apostol Juan sa pagsulat niya sa Iglesia ng Tiatira, which we read in Revelation 2 verses 18 to 24. Jezebel ang pantukoy sa bulaang propetisa roon na nagligaw sa mga Kristiyano tungo sa idolismo na siguradong pagtataksil kay Yahweh. Israel's Queen Jezebel used to be a princess of Tyre, which is in modern-day Lebanon. Her reputation of prostituting to her pagan gods was eventually transferred to a symbolic figure in the Apostle John's apocalyptic vision, explained by his angelic guide. As we read in Revelation 17 verses 1 to 2, "Ipapakita ko ang pagpaparusa sa sikat na babaeng bayaran. Siya ang malaking lungsod na malapit sa maraming tubig. Nakipagrelasyon sa kanya ang mga hari at ang mga tao ay nalasing sa itinuro niyang kasamaan." Nang gilala si Juan sa isang pangitain, ang patutot na nakaupo sa halimaw na may mga sungay at ulo. Pito sa mga ulo nito ay simbolo ng pitong burol at sikat ang Roma bilang siyudad ng pitong burol. And these are the names of the seven hills of Rome: Aventine, Caelian, Capitoline, Esquiline, Palatine, Quirinal, at Viminal. Pagka 70 AD nang pinawasak ni Emperador Vespasian ang templo sa Jerusalem, nagpalimbag siya ng bariyang may imahe ni Dea Roma or Goddess Rome, ang personipikasyon ng kabisera ng imperyo, at itong imahe ni Dea Roma ay nakaupo sa pitong burol. Next, pero sa pangitain ni Juan ay itong babae ay hindi naman tinawag na Dea Roma, kundi dakilang Babylonia, sapagkat ang sinaunang Babylonia na nasa Iraq ang tumupok sa orihinal na templo ng mga Hudyo noong 587 BC. So, does Iraq also have a seven-hilled city? Tatalakayin sa ating pagbabalik. Welcome back to the CPUMC Adult Sunday School lesson, The Golden Mean in Christian Living and Believing,
Part 7. No, Iraq or ancient Babylon never had a seven-hilled city. In John's vision, the monstrous apparition's seven heads represented seven hills, as interpreted in Revelation 17, verse 9. So, Italy's capital was the city of seven hills, whose destruction of the Jews' second temple in 70 AD made Rome the new Babylon, as the old Babylon destroyed the first in 587 BC. So we read in Revelation 17, verses 3 to 6, Nakita ko ang isang babaeng nakaupo sa isang pulang halimaw na lipos ng mga titulong nanlalait sa Diyos at may pitong ulo. Nadaramtan siya ng pula at purpura at nahihiyasan ng ginto, mahahalagang bato at perlas. May hawak na kopang ginto na puno ng mga kasuklam-suklam na karumhan ng kanyang kahalayan. Nakasulat sa kanyang noo ang kanyang pangalan, Dakilang Babylonia, ina ng mga babaeng bayaran at ng mga kasuklam-suklam na Diyos-Diyosan ng sanlibutan. Lasing ang babae sa dugo ng mga banal at ng mga martir ni Jesus. Yaong gusali na tinupok ng Lehiyong Roma ay ang pangalawang templo, kaya ang Roma ay naging bagong Babylonia. Nalasing itong patutot ng bagong Babylonia sa dugo ng mga minartir niyang Kristiyano noong ikaunang siglo AD. Some Protestants have interpreted the whore of Babylon as Rome, whether pagan or Catholic. The 12th to the 19th century Inquisition might have been forewarned by Jesus. So we read in John 16 verse 2, Darating ang panahon na ang sinumang papatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At dahil ang apokalipsis ay ukol din sa mga panghinaharap, itong persekusyon ay naugnay naman sa inkisisyon na inutos ng simbahang Katoliko Romana para puksain ang mga kumokontra sa Katolisismo. Noong 1600s to 1700s, ito ang kasagsagan ng mga gerang Katoliko kontra Protestantes sa Europa, ang Inglaterra, na Protestante ang monarkiya, ay nagkolonya sa Amerika. Ang probinsyang Georgia na ipinangalan kay Haring George II ay tinayuan ng barangay na tinawag na Savannah. Sa kapilya nito, nag-chaplain si John Wesley ng mga isang taon lang. While Europe's armies were as chess pieces to Catholic and Protestant power players, a Protestants-only community was set up in Savannah, Georgia, of British America, where the Anglican priest John Wesley would chaplain in 1736 to 1737. Dahil hindi pa gumugulang si Wesley sa personal niyang pananampalataya, pumangit ang kanyang ugnayan sa mga taga-roon. Inakusahan pa nila siya ng pagiging Heswitang padala ng Roma para tiktikan ang kanilang barangay kung saan bawal tumira ang sinumang Katoliko. Mula noon, si Wesley, na isang Anglikano, ay nagpa siyang makipagkaibigan sa mga Katolikong inaalipusta ng mga Protestanteng mayorya sa Inglaterra. Soured relationships led to false accusations about Wesley being an undercover Jesuit, supposedly sent by the Vatican to infiltrate the colony. This first-hand experience of receiving anti-Catholic prejudice, reforming him to become friendlier to Catholics. Kaya noong 1749, si John Wesley ay nagpalimbag ng open letter to a Roman Catholic. Itatagalog ko na lang po. Aking kapatid, halina't magpaliwanagan tayo. Tama ka ba kung ang mamahalin mo lang ay ang iyong kaibigan? Hinihikayat kang mahalin rin ang iyong kaaway, pagpalain ang sumusumpa sa iyo at ipagdasal ang umuusig sa iyo. Sa makatuwid, kung hindi makakayang magtugma tayo sa lahat ng ating kaisipan,
sa pagmamahalan man lang tayo magtugma. Dito, hindi posibleng tayo'y magkamali. Next, that there was no salvation outside the Catholic Church was reaffirmed in the First Vatican Council held in 1869 to 1870. Hanggang ngayon ba ay ganyan pa rin ang sentimiento ng simbahang Katoliko tungkol sa mga di-Katoliko? When we return. Welcome back to the CPUMC Adult Sunday School Lesson, The Golden Mean in Christian Living and Believing, Part 7. Before the 1960s, yes, the Roman Catholic Church dogmatized that only Roman Catholics would be saved while non-Catholics would be damned. However, in 1964, the Second Vatican Council promulgated Unitatis Redempta Gratio to restore Catholics' unity with Protestants and Orthodox Christians. The Eucharistic sacrament of these three main branches of Christianity actually keeping them in spiritual communion despite schisms. As we read in 1 Corinthians 10 verses 16 to 17, ang tinapay na ating pinaghahati-hati, hindi ba ito ang pakikibahagi sa katawan ni Kristo? Dahil iisa ang tinapay, nagiging iisang katawan tayong lahat na sa pakikibahagi natin sa iisang tinapay. Sa 1964 Vatican Council, inanunsyo ni Pope Paul VI, bagaman magkaiba ang liturhiya ng Katoliko at mga di-Katolikong Trinitarian gaya ng mga Orthodox at mga Evangelical, nagkakaisa silang lahat sa Eucharistia. Now, back in the 1500s, Luther actually preferred to be called evangelical, yet now some neo-evangelicals have become indifferent about the contrast between Protestantism and Catholicism, syncretizing practices, blurring doctrinal lines, and revisioning history. According to Jeremiah 8 verse 8, paano ninyo nasasabing marunong kayo dahil ba alam ninyo ang mga kautusan ng Panginoon? Ang totoo, binago iyon ng inyong mga guro. Ang mga Protestanteng dumalo sa Konsilyong Vatican ay nakumbinsing makipag-ekumenismo sa mga Katoliko. May aktibidades, halimbawa karidad, na mapagkakaisahan ng Katoliko at Protestante. Subalit, ang ekstremista sa punyaging ito ay nabansagang ecumeniac dahil sa pagrebisa sa kasaysayan ng Reformasyon at pag-angkop pa ng mga Katolikong rituales, pagrosaryo, pagdasal sa mga santo at iba pa na taliwas naman sa Protestanteng paninindigan. A Protestant's refusal to break bread with a Catholic, kasi ayon nga sa 1 Corinthians 5:11, si Apostol Pablo ay ayaw makisabay sa hapagkainan ang mga bulaang kapatid o Kristiyano kuno. Now, this must be considered per individual's moral spectrum. But let the Lord reject unworthy partakers of His supper. There are such people that we read in 1 Corinthians 11 verses 28 to 30. While those who are worthy should be gracious to one another. Because we read in Philippians 4 verses 8 to 9, anumang mga bagay na totoo, marangal, makatarungan, dalisay, kaibig-ibig, may mabuting ulat, mga bagay na mahusay at dapat papurihan. Isipin ang mga bagay na ito, gawin ang mga ito, at sasa inyo ang Diyos ng kapayapaan. Sa lahat ng mga Protestante, tayong mga Metodista ang pinakapalakaibigan sa mga Katoliko. We don't have to adopt their rituals, which are not congruent to our Protestant traditions, but our theological commonalities are greater than our doctrinal differences. Next week, continuationism versus cessationism,
ano ang gininto ang gitna sa dalawang ekstremong iyan. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Teacher Jeyo na nagpapaalala sa inyo. Sa lahat ng paraan ay magsikap na magkaroon ng unawa. Proverbs 4:7b.